nagugulo, mga nagugulo. Totoo po. Mga nagugulo, mga nagra-rally, di ba? Ayun, kaya para sa akin, okay yung ano na explain wala po kayo shoutout? Palibasa po. Meron kayong gusto yung shoutout sa bakbok. Sino po, sino po? Shoutout sa bakbok. Ay, talaga? Sa mga kaibigan namin. Ayun po, sir, anong pangalan niyo po? April po. Ayun po? Krisa po. Ma'am Krisa, eh, Ma'am April. Baka po, pwede. Papayagan po namin kayo na sulatan, guhi. Ito na naman po kami sa Intramuros naman po kami na padpad. Na ipagpatuloy po ang kalisarbin namin. Okay. Ang pamimila po ngayon sa midterm election sa 2025 ay ganoon pa rin po. Number 1, FPRRD, Tatay Digong. Former Senator Tellanes, former Mayor Isko Moreno, former Senator Manny Pacquiao, Senator Amy Marcos at Attorney Harry Roque. Yan po ang aming content ngayon. Ayan po mga kaibigan. Baka may ano ka, Rodel's TV, baka may dagdag ka po. Okay, yan po. Please like, comments and share po sa aming video ni La Suerte Channel po, no? Rodel's TV. And La Suerte Channel, don't forget to watch our YouTube channel. Peace lang mga kaibigan, mga viewers, ano, eto po, may nakita kami isang ate, ano, dito sa may plaza malapit dito, sa harapan ng ano, Manila Cathedral. Teka bro, labi ka natin. Hello ate, maulang gana na po, ano, ako po si Rodel's TV and Masuerte Channel po. Masuerte Channel, ano. Okay. Ano pong pangalan nila? Joanne po. Joanne, Ma'am Joanne, ito po, kasi malapit na yung ating midterm election, ano. Oo. Ano yan, next year na yan, May 2025. Ngayon, papipiliin ka namin dito sa mga top aspiring ano na ito, no, mga kandidato, ano, maglalaban-laban next year. Kasi pipili ulit tayo ng 12 senador. Unang-una dyan, kahit matanda na, marami nag-aamuki sa kanya na kumandidato ulit. Si former PRRD or Tatay Digong. Tapos si pangalawa, si former Senador Trillanes. Tapos yung pangatlo, bro, sino ba yung pangatlo natin? Si former Mayor Isko Moreno. Tapos pang-apat, si former Senator Manny Pacquiao, former Senator Amy Marcos at si Attorney Harry Roque. Ang pinakatanong ito, kung papipilian ka, sino yung iboboto mo at nasa puso mo? Siyempre, walang iba. FRD, Tatay Digong talaga. Ay talaga? Bakit naman? Kasi nakatira din ako sa Davao. Okay. Pero ano ba yung talagang pinakamasasabi mo kay Tatay Digong? Magaling ba talaga siya? Pagkakatiwalaan, magaling. Talaga? Number one. Oo. Lalo na sa pagdating sa peace and order, ganun ba? Yes po. Okay. Pwede ate, po, meron ka bang gustong idagdag? Pwede ka mag-shoutout. Shoutout, pwede ka mag-shoutout. Wala na. Pwede ka mag-shoutout. Sino? Wala na ako yung shoutout. Wala na. Okay. Ate, pintin mo bro. Ay, ito pala. Oo, nakakalimutan namin. Ngayon, papayagan ka namin, isulat mo, lagyan mo ng marka yung iyong napili. Ayan po. Okay bro. Dito mo sa camera po. Ito ko na. Ano, peppermint ko? Hindi, iguhitan mo lang po siya. Ito? Yan, ano. Ayun. 1-0 na po. 1-0 na kaagad. Thank you, mama. Thank you, mama. Ano ba? May nakita akong interview natin. Okay. Hindi sila mga kaibigan, mga viewers. Ano? Meron kami nakita pang isang dalaga. Ano? Halika. Kaya bro, magtala natin. Mama, walang galang na po. Ano? Ako po si Rodel. Rodel's TV and La Suerte Channel. Ito po kasi, ang naisip naming content ngayon, medyo malapit na kasi yung midterm election natin. Ay, ano yan, next year yan, May 2025. Ngayon po, ito po yung top aspiring mga candidates natin for senator, ano, 12 senators ulit, ano? Okay, yan, man. Oo. Ang unang-una dyan, si former PRRD or Tatay Digong, former Senator Sonny Trillanes, former Mayor Isko Moreno, former Senator Manny Pacquiao, Senator Amy Marcos, at saka si Attorney Roque. Ngayon, pinakatanong, kung papipiliin ka, sino ang iboboto mo at nasa puso mo? Number one. Sino yan? Former President. Bakit naman po? Nabugaw ito yung Tatay Digong. Ayan po, bakit naman? Marami siya napatunayan. Marami talaga siya napatunayan. Ramdam ba yung napatunayan niya ngayon? Shoutout ka, ma'am. Okay na po. Wala ka nang gustong idagdag kay Tatay Digong? Wala na, kasi nakikita ko naman na may nagbago talaga sa bansa natin. Sa bansa natin, nung siyang presidente. Ngayon, kung sakaling siya lumabas na senador, sa tingin mo, meron kaya mababago rin? Of course, meron. Okay, ma'am. Ngayon, si Tatay Digong ang napili mo, ano? Papayagan ka naming sulatan, markahan mo yung napili. Ayan, okay, para ipakita natin sa ating mga viewers, ano? 2-0 na po. 2-0 na. Ang talaga, Tatay Digong.
Okay, bro, okay, game. Tayo, mga 1, 2, 3. Bahay. Lapitan natin ito. Busy lang mga kaibigan, mga viewers, ano, lapitan natin ito. Tatlong nagsagat. Channel at... Hello mga ate, ano? Mawalang galang na po sa inyo. Ako po si Pio Rodel and welcome sa Rodel's TV. At Laswerte Channel po. Laswerte Channel. Ito po kasi yung naisip naming content kasi malapit na yung ating midterm election, ano? Next year na yan. Ngayon, ito yung mga top aspiring candidate for senator, ano? Kasi kailangan mag-elect tayo ng 12 senator sa midterm election. Unang-una po dyan, kahit matanda na, marami sa kanya nag-aamuki na kumandidato. Former PRRD or Tatay Digong, former senator Sonny Trillanes, former mayor Isko Moreno, former senator Manny Pacquiao, senator Amy Marcos at saka si Harry Roque. Pinakatanong ito. Yan. Kung kayo ang papipiliin, ikaw mo nasasagot ha, tasa. Kung kayong papipiliin, sino yung iboboto nyo at nasa puso nyo? Ikaw muna. As a president po? Hindi, senator. Senator yan, oo. Si ano po, si Isko Moreno. Isko Moreno. Kasi, former senator po, pero pag president, hindi po siya. Ano? Senator lang. Opo, former senator. Kasi po, maganda po yung naging simula niya sa mayor. Yun lang po, hindi lang po siya nagtagal sa Maynila. Maganda naman po yung patakbo niya sa Maynila. Okay. Pero ate, natapos yung term niya, ha? Opo, sa mayor, ha? Ayun lang po. Sana mas tinagalan pa po niya yung sa yung term niya sa Maynila. Ganun ba? Ikaw naman. Kayo naman po, kamukha ni Janine Gutierrez. Sino po? Sa akin po si former mayor Isko Moreno. Senator ha, senator. Senator, senator. Senator. Sa sinabi niya rin po kasi, okay din po yun na maganda po yung pamamalakad niya ng mayor dito sa Maynila. Okay. Tapos, masyado lang po sigurong early for president na tumakbo si dating mayor Moreno. For me, mas okay po siya as senator. And sigurado pong iboboto ko si Senator Moreno if ever na magkakandidate po siya ngayon. Ayun naman po, ma'am, kamukha ni ma'am Marjorie. Marjorie Pareto, kamukha nito eh. Alam ko dyan, Julia. Sa akin po, for me, siguro po si Isko na rin po kasi nakikita ko po sa mga social media na mas maayos din po yung mga patakbo niya. Oh, sa inyong tatlo, focus natin bro. Meron bang gustong idagdag? Bakit napili nyo talaga si ano? Former mayor. Okay, palibasa, nakapili na kayo ng inyong iboboto ano, sa midterm election. Kung sakaling kakandidato siya, aalaw namin kayong guhitan nyo. Ang mga napili nyo ano? Tag-iisa po kami. Opo. Ako na. Sige, ikaw na, tatlo. Ayan, tatlo pong guhit yan. Na guhit, ano? Ayan, sila na guhit. Okay. Appreciated naman. Thank you po. Meron po kayong gusto i-shout out? Shout out kayo. Wala na po. Shout out. Thank you sa Diyo. Ate, ano? Sino ang shout out mo, Ma'am Janine? Thank you po. Wala. Okay. Na bro, may napili na naman tayong lapitan. Okay. Peace lang mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po. Lapitan natin si Kuya, ano. Bro, mawalang galang na, ano. Ako si Kuya Rodel. Welcome sa Rodel's TV. At Laswerte Channel. Laswerte Channel, ano. Ito yung content kasi na napili namin. Ang tawag dito ay Calye Sorbet, ano. Kasi next year, meron tayong tinatawag na midterm election 2025, ano. Maghahalal ulit tayo ng 12 senador. Ngayon, ito yung pinaka talagang top aspiring candidate siya, no? Unang-una, kahit matanda na marami nag-aamuki sa kanya na kumandidato, si former PRRD or Tatay Digong. Pangalawa, si former Senator Trillanes. Pantatlo, si former Mayor Isko Moreno. Pang-apat, si former Senator Manny Pacquiao, Senator Amy Marcos at saka si Attorney Harry Roque. Ngayon, ang pinakatanong, kung papipiliin ka, sino yung iboboto mo at nasa sir, puso mo? Sir, dyan, sir. Si Tatay Digong. Tatay Digong, bakit naman? Hindi, mas okay yung palakas niya. Mas okay yung palakad niya. Ramdam na ramdam ba yung palakad ng presidente siya? Oo. Pero ngayon pinag-uusapan natin ha. Okay. Senador. Sa tingin mo ba pag halimbawa naging senador siya? May magagawa siya. Ganun pa rin naman siguro. Ganun pa rin. May magagawa pa rin. Ganun pa rin. Okay. Sir, meron ka bang gusto idagdag? Ah, wala lang po. Shoutout. Sir. Shoutout. Meron ka bang gusto i-shoutout? Shoutout po kaya na kay Tiny sa partner ko po. Tiny partner niya. Oh. Shoutout po kay Tiny. Okay. Ang partner niya, ano pangalan niya sir? Jason po. Jason. Okay sir. Okay, shoutout po sa iyo ma'am. Ito po, napili mo si Tatay Digong. Pakiguhit lang po. Pakiguhit. Guhit lang po. Siya. Okay. Pakita natin sa ating mga ano. Viewers. Yan. Viewers. Yan. Ay, oh, all yan. Three na po. Okay, all Isko three Moreno, na. All three. Oh. Sir. Sir, appreciate you.
Please, you know, mga kaibigan, mga viewers, ano, may nakita po kaming isang marangal na hanap buhay dito sa may pinakapusod ng Intramuros, ano. Halika, lapitan natin. Tawag nito ay Kuchero. Ito po, grabe po, kaya. Mga kuya, ano, brother, mawalang galang na po. Welcome po sa Rodel's TV. At Last Year Channel po. Ayan po. Kasi po, malapit na yung ating midterm election, ano. Next year na yan. May 2025. Ngayon, ito yung mga malalakas na aspiring candidates, ano? Kahit matanda na, marami pa sa kanya nag-aamuki na lumaban. Okay po, si former PRRD or Tatay Digong, former Senator Sonny Trillanes, former Mayor Isko Moreno, former Senator Manny Pacquiao, Senator Amy Marcos, Attorney Harry Roque. Ngayon po, ang pinakatanong ito, kung papipiliin kayo, sino ang inyong iboboto at sino yung nasa puso nyo? Kuya, ikaw muna. Si Tatay Digong. Tatay Digong, bakit po? Bakit naman po? Kaya, ayun ang gusto ko eh. Kasi alam ko si Raulo. Oo. Kaysa magboboto ako ng matino, tinutinuan lang pala. Totoo, walang pinta. Kaya naman po, kaya ayun ang boboto ko si Tatay Digong. Yes, also sa akin kay Tatay Digong. Ako, Tatay Digong. Opo. Malaking improvement. And also si Mayor Moreno. Mayor Moreno. Pero ang first option mo, si Tatay Digong. Tapos yan. Bakit naman, sir? Yes, malaking improvement na yung Pilipinas. Para ko Tatay Digong. And also kay Mayor Moreno, maganda rin yung improvement naman yun. Ah, okay. Wala pa kayo shoutout, mga kuya? Wala na shoutout. Ikaw kuya, may shoutout ka ba? Shoutout sa mga taga-Tondo! Taga-Tondo po. Shoutout kay kuya. Ano pong pangalan niyo, kuya? Bocha. Kuya Bocha, shoutout po sa mga taga-Tondo. Kayo po, kuya. Ako nga pala si RJ. Sir RJ, shoutout ka rin, Sir RJ. Shoutout sa lahat ng mga viewers. Sa mga viewers, shoutout po. Thank you, sir. Ngayon, napili niyo po si Tatay Digong, ano? Ikaw, sir, ay dalawa. Papayagan po namin kayong, ano? Guhit lang po. Yung ano? May sira sir, ha? Sa inter, sir. Ayan po. Dinuguhitan na po, mga viewers, ano? Ayan po. Wala pong bias po dito. Sila po ang naguguhit sa aming scoreboard, ano? Scoreboard, ayan po. Pakita mo po. Ayan, salamat po, ha? Ito po ang score ngayon. 5-3. 5 si Tatay Digong at si former Mayor Moreno. Si Moreno. Okay. Sa inyo pong dalawa, kuya. Thank you. Appreciate po, kuya, sa time, ha? Salamat po. Oh, kuya, lapitan na naman natin. Try natin. Hey, sila mga kaibigan, mga viewers. Ano? Ito, lapitan natin si kuya. Ito. Kuya, maulang galang na sa iyo. Ano? Ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At welcome din po sa Last Year Channel, sir. Good afternoon po. Ito, kuya, ang naisip naming content. Ano? Ang tawag dito sa ginagawa namin ay Kali Survey. Ngayon, ito yung mga malalakas na kandidato para sa ating midterm election next year, May 2025. Unang-una dyan, si former PRRD Tatay Digong. Tapos pangalawa, si former Senator Sonny Trillanes. Pangatlo, si former Mayor Isko Moreno. Pang-apat, si former Manny Pacquiao, Senator Amy Marcos, at saka si Attorney Harry Roque. Kung papipiliin ka sa anim na yan, sino ang ibuboto mo at nasa puso mo? Duterte pa rin. Duterte pa rin. Bakit po? Eh, maganda palakad niya noon. Oo. Magbigay po kayo ng example na palakad niya, no, Tatay Digong. Kasi nung araw, bumaba yung mga bilihin. Eh, ngayon, sobrang taas niya ng bilihin. O, wala pa po ba ngayong 20 pesos na bigas? Wala. Wala. At pangako niya, puro palpat. Ganun po ba? Nako po. Yan po, mga kaibigan. Mga meron po ba kayong gustong idagdag? Dahil si Tatay Digong ang inyong napili. Yan lang ang gusto namin. Shoutout. Wala kang shoutout? Wala kayo sa shoutout. Okay. Ngayon po, papayagan ka namin na sulatan, guhitan ang iyong napiling kandidato. Ayan po, mga kaibigan. Ano? Pakita mo, bro. Yan. Digong pa rin. Ang score ay 5-3. 6-3. Okay. Wala sila pakyang. Thank you very much, ha. Update po, kuya. Bro, nakita pa ako, ha. Hey, sila mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito may nakita. Dalawang dalaga. Napaka... Hello po, mga ate. Mawalang gala. Hi, ma'am. Congrats po. Pwede po. Ang tawag po dito sa ginagawa namin ay Kali Survey. Lamping ano? Lang po, ma'am. Lamping lang. Kasi malapit na yung, ano, yung ating midterm election, May 2025 next year. Ngayon po, ito po yung mga top aspiring ano candidates for senator. Ito po, unang-una dyan, kahit matanda na, marami nag-aamuki na lumaban. Si former PRRD or Tatay Digong, former Senator Sonny Trillanes, former Mayor Isko Moreno, si former Senator Manny Pacquiao, Senator Amy Marcos, at saka si Attorney Harry. Ito po yung pinakatanong. Diyan sa anim na yan na aming tinuran, sino yung iboboto nyo at nasa puso nyo? Ikaw muna, ma'am.
Ako? Opo. Oh, sino? Isa lang? Opo. Oh, isa lang. Si Digo Madel. Digo, bakit naman po? Bakit naman? Kasi yung nakarang nung presidensya, di natin nararamdaman masyado yung ano niya, panunungkulan niya. Napanghinayang kasi nagkaroon tayo ng COVID. Pandemic, oo. Oh. Parang gusto ko pa siyang makita kung ano pang meron. No? Parang gusto mo pa siyang ma-extend sana. Kasi kahit... Kasi matanda na. Pero tatay, di ko gusto. Pero marami nag-ahamuki sa kanya, baka okay, pumayag. Pero better rin, may chance din. Pero yun, dahil yun, gusto ko siyang... Kasi makita ulit. Kasi diba yung, ano niya, yung kamay na bakal or ano. Tsaka yung marami rin naman talagang nag-change nung panahon niya. Sa mga droga, ganyan. Naging ramdam po ba talaga yun? Ramdaman ko eh. Sa amin ah, sa lugar namin. Ngayon po ba nagbalikan yung mga sundi? Oo. Sige, Digong. Ikaw naman ate. Sino naman ang ano? Digong din po. Digong, bakit naman? Siyempre yung nakarang naging presidente po siya, naramdaman din po talaga namin yung ano, yung pagiging strict, lalo na nagkaroon nung ano, sa Marawi. Ah, Marawi yan. Ako po ako. Oo. Ah, yung Marawi seats? Oo. Lalo naging strict, pero yun nga, hindi naman naging ano yung mga ano doon, mga sundalo doon. Parang mahigpit sa mga tao, parang mas okay siya na... Parang naka-feel ka na ano, naka-feel, mag-feel mo yung ano, security. Yung para security. Hindi naman siya nakakatakot na, di ba dito parang love, parang martial, parang ibang term, parang natatakot sila. Pero doon kasi hindi gano'n, parang nag-feel mo yung secure ka kasi andyan sila. Secured yung mga tao, ano? O, kaya yung maganda yung ano niya nun. Kahit pero nung kasi sa totoo lang talaga, yung Marcello, hindi lang Marcello. Hindi masama yan. Hindi masama yan. Parang nakakatakot. Pero ang Marcello, maraming nakapaloob dyan ako, eh. Ako sinaano ko din yan. Nung, hindi naman porque sinasabi na Marcello eh kawawa yung mga netizen. Patayan. Kumakalaban lang ang masama sa kanila. Yun nga, yun lang, ayun din ang naisip ko nung regarding sa dating nangyari. Tatay ni PBBM ako. Parang hindi naman magkakaganon kung hindi dahil din sa mga nagugulo, tao. Mga nagugulo, diba? Totoo yung po. Mga nagugulo, mga nagre-rally, di ba? Ayun, kaya para sa akin, okay yung ano na ito nga. Wala po kayo shoutout? Palipasa po. Meron kayong gusto shoutout sa Bokbok. Sino po, sino po? Shoutout sa Bokbok. Ay, talaga. Sa mga kaibigan namin. Ayun po si, anong pangalan niyo po? April po. Ayun po? Krisa po. Ma'am Krisa, eh, Ma'am April. Baka po, pwede papayagan po namin kayo na sulatan, guhitan yung inyong napili. Ito po siya. Ma'am April, Ma'am Krisa. Sige bro. Video natin. Puro tatay ko ang gusto nila. Ma'am Krisa, salamat ah. Bro, ilan ang score natin? Ang score po dito sa Plaza Roma, tapat ng Manila Cathedral ay 8 kay Tatay Digong, 3 kay Mayor Isko Moreno, yung dating mayor. Okay, sa inyo pong dalawa, thank you very much. Thank you so much, sir. Ma'am Bon. Ito po, tapos na naman po ang isang araw ng aming pagkakalisarbi dito sa Plaza Roma. Tapat po ito ng Manila Cathedral dito sa Intramuros. Ang aming pong kalisarbi ngayon ay ang midterm election. May media po ay si dating President PRRD, Tatay Digong, former Senator Terlianes, former Mayor Moreno, former Senator Manny Pacquiao, at Senator Amy Marcos at Atty. Harry Roque. Ayan po, mga kaibigan, mga viewers, ano, La Suerte Channel, Rudels TV. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo sa aming munting channel. God bless you more po and thank you very much. Appreciate po. Po. Salamat po kayo lagi.